Mga tropa, magluluto tayo ngayon ng very easy to cook kare-kare. Papakita ko sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin sa ating very easy to cook kare-kare ay ang mga sumusunod. Tuwalya or beef stripes. Pork, mga around 1 kg. Peanut butter. Patis, bawang, sibuyas, konting pampasara, at kare-kare mix. Then, sa gulay, sitaw, talong, at pechay lang. Kung mapapansin nyo, wala tayong puso ng saging. Hindi ako naglalagay niyan kasi madalas nakakapait siya sa kare-kare. Ating mga panggisa. So, yung bawang, kung mapapansin nyo, dinagdagan ko yun eh. Ginawa ko na ng isang buo. Kasi, yung sa panggulay natin, medyo mapapakita ko sa inyo kung yung maghihiwalay ako ng gulay na hindi ko isasama dun sa kare-kare. Kasi may mga kumakain na gusto nila yung nakahiwalay yung gulay sa lalagay na lang nila. So, papakita ko din sa inyo kung paano yung mamaya. Then, ganito yung hiwa ko. Pinitpit ko siya, tsaka hiniwa ng ganito. So, mas okay yung pinipit-pit yung bawang para lumabas yung lasa niya. Then, yung sibuyas, ganyan din ang hiwa ko. Then, yung tuwalya natin, hiniwa ko na rin ng strips. Then, yung sa talong nyo, kung ayaw nyo medyo umitin, pwede nyo siyang ibabad sa tubig na may asin. So, pwede nyo rin siyang hiwain later on kung kailan lang maglalagay kayo ng gulay. Then, kung mapapansin nyo, dalawa yung ating peanut butter. Isang creamy at saka isa is with crunchy. So, may buo-buong mani yan kasi gusto ko yung habang kinakain ko yung kare-kare, may nakakagat akong parang malutong o parang medyo may laman na tigas doon sa mani. So, it's up to you kung anong gusto nyong gawin sa kare-kare. Kung isang buo nitong creamy peanut butter, that will do. Ito medyo matamis to. May tamis siya. Masarap din siya yung isang buo niyan. Pero ako, ginagawa ko half-half. So, nagbabalance yung tamis at alat itong crunchy peanut butter. So, magsimula tayo mag-isa. Okay, mag-start na tayo magluto. Lagyan natin ng mantika. Yan. Tatamtaman lang. Okay, ginit natin yung mantika. Ilan ko na yung apoy kanina. So, yan. Lagyan natin ang sibuyas. Hintayin natin medyo mag-translucent yung sibuyas. Tapos ilalagay na natin yung bawang. Yan. Pwede na siya. Kasi medyo mainit na aking kawali kanina, kaldero kanina. Lagay ko yung kalahati nitong bawang. Inabi ko yung kalahati para dun mamaya sa gulay na ating igigisa. So, hintayin natin medyo mag-brown din yung bawang pero huwag naman sunog kasi balik tayo. Pasensya kanina, naputol yung sinasabi ko. After natin mag-isa yung bawang at sibuyas, ang sinunod kong iginisa, yung tuwalya natin. So, ayan siya.
So, let's leave it for 2 to 3 minutes. Takpan natin. Pero from time to time, haluin nyo din para hindi masunog. Kasi maganda yung medyo mag-brown yung tuwalya natin. Yung ganyan. Lagay natin yung pinagpakuluan natin. So, tansyahin nyo muna. Huwag nyo ilagay lahat kasi para hindi naman lumobnaw yung kare-kare. Pwede naman tayo mag-add mamaya ng tubig habang nagsada tayo. Nagluluto. Haluin lang natin yung ilalim para wala siyang sunog sa ilalim. Then, pwede na natin ilagay yung kare-kare mix powder natin. Haluin lang natin. Medyo pakuluin natin siya ng mga 1 to 2 minutes ulit bago natin ilagay yung peanut butter para lang maluto yung medyo maluto ng gusto yung ano kare-kare mix. Actually itong kare-kare mix medyo magpapalapot siya pero hindi enough para makuha natin yung gusto nating lapot para sa kare-kare natin. So tapan muna natin siya ulit ng mga 1 to 2 minutes. Pakuluin lang natin then balik tayo, lagay natin yung peanut butter. Natin siya. So, ang nagpapalapot actually sa kare-kare natin ay yung peanut. So, sa traditional way ng pagluto ng kare-kare, sa ating mga ninuno pa, sa parents ko, lalo na sa tatay ko din, na nagluluto noon, ang kare-kare ginagawa namin, nagigiling kami, kami mismo nagigiling ng bigas at saka mani. So, yun yung traditional way. Ang nagpapalapot dun sa kare-kare ay yung giniling na bigas at saka yung giniling na mani. So since millennial na tayo ngayon at kailangan natin ng medyo mabilis din sa pagluluto and kasing lasa naman din ng traditional kare-kare natin. So ito yung alternative na way para makapagluto tayo at makakain tayo ng kare-kare na gustong gusto natin. So ayan, medyo malapot na siya. Titingnan nyo siya. Ayan. Ganda ng kulay, di ba? So, medyo malapot. Dadagdagan natin yan nung sabaw o nung tubig. Depende sa lapot na gusto nyo. Then, pwede na nating ilagay yung patis. At konti nung pampasarap. Yan. Haluin lang natin siya. Nilagay ko na lahat yung sabaw, yung tubig na inamin natin sa pagpapakulo. Haluin lang natin siya. Then, ang ginagawa ko, normally kapag pambahay na luto lang talaga, lalagyan ko na ng niyan. Lalagay ko na yung talong at saka yung sitaw. So since maghihiwalay tayo mamaya, papakita ko sa inyo yung nigisa natin yung gulay para pang toppings natin dun sa gustong kumain lang ng kare-kare na nakaset aside yung gulay. So, hintayin natin ulit lumapot siya. Takpan muna natin mga 3 to 5 minutes. Then balik tayo. Init tayo ng kawali na may mantika. Then, gigisa natin yung bawang. So, syempre ang bagong hindi mawawala sa ating kare-kare. Then, dun naman sa mga
ayaw ng may bagoong, pwede nyo naman dagdagan na yung lasa ng kare-kare nyo para kahit walang bagoong, makakain nyo siya. Masarap na. So, patis lang yung pandadagdag nyo doon. So, ayan. Sabihin natin yung bawang. Tapos, lagyan natin ng bagoong yan. Parang nag-isa tayo ng bagoong. Na isang kutsara. Isay lang natin yung bagoong. Yan, sa mahinang apoy lang yan ha. Lagay natin yung sitaw at talong. So, para tayo nag-isa ng gulay. Pero, hindi natin i-overcook yan. Sabihin lang natin. Separate yung gulay dahil sa tingin nyo medyo matrabaho pa yon. So ganito ang gawin nyo, sama nyo na yung gulay sa pagpapakulo habang lumalapot pa siya, habang nagpapalapot pa kayo. Yan, tapos pakuloyin nyo lang ng mga around 2 to 3 minutes ulit. Takpan natin yan, tapos lagyan na natin yung petchay, then tapos na. Yan, okay na itong gulay natin, panggalin natin siya. Silalagay naman natin yung petsay. Ito yung mantika pa nung ating pinag-isahan na bagoong. Lagay natin yung petsay. Hindi natin siya i-overcook, maano lang siya, masangkot siya lang siya. So yan, so, masangkot siya lang yan. Tapos hindi lang masyadong silaw yung petsay, kasi pag silaw din naman yan na kinain mo, papait-pait din naman siya. Yung kare-kare natin, yan, okay na siya. So, kaya na sabi ko, so, dun sa mga gustong magluto nito na nandyan na yung mga gulay, yan, okay na siya. Then, tikman nyo kung ang lasa ba niya, eh, tama na. Lagay nyo na yung petsay. Yan, the rest of the petsay. Ito yung para sa mga gusto ng nandyan na lahat yung gulay ha. Yung wala nang masyado pang arte sa pagluluto o nakaset aside pa yung gulay. So ayan, yung kare-kare. So nakaset aside yung gulay dito. Kung sa handaan, may handaan kayo, pwede nyo gawin yung ganyan. So it's either nakahiwalay ng ganyan yung gulay or isama nyo na ng ganyan. Or habang kumakain naman kayo, pwede nyo naman din ilagay na yan sa ibabaw. Tipong lalagyan nyo ng ganyan. Yan. Pwede nyo rin i-serve ng ganyan yan. So,
So hindi nyo na rin kailangan pa mag-set aside ng bagoong dahil yung ating gulay ay nilagyan na natin siya ng bagoong, di ba? So para mabilisan din ang pagkain niya. So ayan, iba na natin ang ating very easy to cook pork kare-kare. So lagyan natin ng gulay. Ayan. Tikman na natin. Sarap. Tamang-tama yung lasa niya. Hindi ako mapapahiya sa inyo sa ingredients ng ating kare-kare. So kung nagustuhan niyo yung ingredients, please subscribe on my channel. Click on the subscribe button below. And wait for more videos to upload. Try niyo itong kare-kare natin. And dun sa mga medyo gusto kumain ng kare-kareng medyo may tamis, you can add 1/2 teaspoon of sugar para lang magkaroon ng konting tamis pa siya. But for me, this is enough. Masarap siya. Try niyo subukan sa bahay niyo. So hanggang sa muli, salamat sa panonood. Be happy, be positive, enjoy life. Bye-bye.